vomit ako sa ano, sa harap ng Shakey's sa Espanya. Ayun, pinaka-embarrassing moment ko talaga. Meet your Akari Power Chargers. I'm Ezra Madrigal. Yung first talaga si Coach Mike, yung coach ko po sa FEU. Yung reaction niya yun, natuwa naman siya, pero sabi niya sa akin, masaya siya kasi alam niyang kaya kong makapasok dun sa team na yun. Parang yun, proud din siya. Actually, wala eh. Hindi kasi ako materialistic na tao. Sa food talaga. Food. Yeah, more food. Ano ba yun? Siguro parang SB ata ako nun. Oo, nag-solo ako lang ng SB. Me time. Ganun. Actually, sobrang hirap. Kasi, yun nga, since wala na ako sa FEU, kailangan ko maghanap ng apartment. Ayun, sobrang struggle siya. Kasi, madami akong pinuntahan, tinignan na apartment. Wala akong agad nakuha. Ang tagal kong makakuha. Ayun. Sabi ko ang sarili ko, sana college pa rin ako ulit. Kasi sobrang hirap talaga ng adulting life. Nag-a-adjust pa rin actually hanggang ngayon. Aside sa Bicol Express, Sinantol, tapos yung Ginataang Tulingan. Yeah. Siguro yung height intimidation. Tsaka may tinanong din ako before. Sabi nila daw, parang sobrang friendly ko daw. Nakaka-overthink, ganun. Siguro nung first year ako, first time ko din malasing. Ayun, medyo makalat. Pero umuwi kami ng midnight na siguro. Tapos parang nag-vomit ako sa harap ng Shakey's sa Espanya. Ayun, pinaka-embarrassing moment ko talaga. Tsaka also yung may dala kasi akong wallet noon na malaki. Tapos pagtingin ko kinabukasan, pagising ko, ang laman tissue na lang. Ang galing. Yun yung pinabayad pala nila. Tissue na lang. Sunset. Kasi parang not all endings may end bad kasi. Para sa akin yung sunset, parang it symbolizes new beginnings. Ayun. Siyempre din tayo sa stable pero may struggles tapos happy. Kasi hindi naman mawawala sa buhay natin yung struggles. And part siya ng life natin kasi dun sa struggles na yun, parang mas makikilala natin yung sarili natin. Ayun. Long-term goal ko, magkaroon ng consistent na peace of mind and healthy mental health. Si Ate Sed, Domingo, and Ate Nigarias po. Maliban sa, di ba MVP si Ate Sed? And best middle blocker si Ate Nick. Ang galing kasi nila mag-adjust sa bola. Kahit anong bola, nagagawa nila ng paraan. Ganun. Si Ate Janine Marciano po. Ang galing niya, parang ang taas siya tumalon, ang galing niya mag-adjust sa bola at kahit anong bola niya gagawin rin yun ng paraan. Tsaka, para siyang 20 years old pa rin maglaro. Thank you for watching. Please follow our Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube.